Good news mga SSS members, dahil ang SSS ay may inilabas po na announcement para sa lahat ng mga hindi pa nakakuha ng kanilang SSS ID application. So ito nga ang kanilang statements. Ating babasahin. SSS members with unclaimed or undelivered UMID cards or Unified Multi-Purpose Identification cards, please be informed that pickup of unclaimed UMID cards, including those RTS or returned to sender after 2 unsuccessful delivery attempts by PhilPost, will be at SS branch na pinakamalapit sa inyo kung saan ninyo in-apply ang card. So, kinakailangan makuha ninyo or ma-claim ninyo ang inyong card on or before December 29, 2023 bago mag New Year. So, ito na ang chance ninyo na makuha ang inyong inaasam-asam na valid IDs. But, marami pa tayong pag-uusapan kung sino-sino nga lang ba ang pwedeng kumuha ng kanilang pending na SSS ID application. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Mag-comment ka if nagustuhan mo ang content na ito. At kung may katanungan ka pa na gusto mong masagutan, i-comment mo lang dyan sa baba. At kung may kakilala ka na hindi pa alam kung ano ba ang update sa SSS ngayon, i-share mo na ito sa kanila. At kung nais mo ako natulungan na mag-grow ang subscriber ko dito sa aking YouTube channel, just help me by just subscribing it. At kung may kakilala ka, ipasubscribe mo na. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video na ito. Halina't ating pag-usapan. Naglabas ang SSS ng anunsyo patungkol sa mga unclaimed and undelivered. So alam ko marami ngayon ang nakangiti dahil makukuha na nila finally ang kanilang inaasam-asam na valid ID. Dahil itong SSS UMID card, isa sa mga pinaka-the best na primary ID na pwede natin gamitin sa lahat ng mga transactions. Dahil kung meron ka nito, wala nang maraming tanong. Dahil ito ay suwak sa lahat ng mga transactions talaga. And paano nga ba makukuha ang inyong SSS UMID cards? So una, magdala kayo ng proof na hindi nyo nakuha ang inyong SSS card. Dahil ang rason kung bakit mayroong mga unclaimed and undelivered, yung mga binigay nila sa PhilPost natin pero hindi na-claim ng owner, at saka yung pinadala din sa bahay ninyo pero walang nangyari, hindi siya naging successful ang pag-deliver kung saan ka man nakatira. Oo. So ngayon, ang gagawin natin is pumunta tayo sa pinakamalapit na SSS branch. And pagkatapos, magdala lang tayo ng backup na identification natin. For example, kung ano yung pwede mong ipakita sa kanila as proof na ikaw ay isa sa mga nag-apply. Punta ka doon and i-claim mo. So, pero, meron tayong pero. Hindi po lahat ay makakakuha ng SSS. So, take note po, hindi po ito para sa mag-apply. Ito po ay yung naka-apply na nung una sa kanilang SSS ID application. Oo. So, kung ikaw ay nag-apply ng SSS ID noong August 2017 until December 2020, bilisan mo na ang pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo at kunin mo na ang iyong ID. Nung nakarang araw sa pag-announce, I know na marami ang
na happy dahil makapunta na sila sa SSS at makuha na nila. Pero sad to say, hindi lahat makakuha, no? So sa mga job seeker dyan, so kunin nyo na, puntahan nyo na agad. And sa mga nag-a-update sa akin when it comes sa postal ID, wala pa po. Still suspended pa po, wala pa pong binigay na announcement ang postal ID. Dahil ang postal ID, isa ito sa mga pinakamadali at pinakamabilis na makuha na ID. But the reason na hindi nila ma-release is suspended. Oo, sobrang sad, no? Dahil gusto natin magkaroon ng valid ID, pero wala. Puro suspended lahat. Okay? So, ayun, meron akong isasuggest kung wala talaga kayong makuha na valid ID, eh kuha lang kayo ng voter certification. Isa yun sa pinakamadali din na kukunin. Pero, ang dapat mong kunin na voter certification na tinatanggap ng lahat ng transaction, kasi pwede naman siya sa DFA, and considered din siya na valid ID or proof of your identification. Ayun, and pwede mong kunin yan saan? Sa Intramuros. So, doon yung original copy mo. Kunin mo doon. And meron pong bayad, which is 75 pesos. Mura lang siya. Pero, dapat nga, walang bayad. Kagaya nung una, na wala akong binayaran sa kadalanan na right time, char. And, yun, sa mga 2017 na nag-apply dyan, check nyo ngayon ang inyong mga application, kung anong buwan ka or taon ka nag-apply. So medyo matagal-tagal din, no? 2017. Kapag ikaw ay nag-apply na 2017, so 2023, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nag-aantay ka ng 6 years para sa iyong SSS ID. Sobrang sad dahil it takes a decade before mo makuha ang iyong mga primary ID. Dahil yung PhilHealth is secondary IDs lang din yan. Kaya kung ready ka na kumuha ng iyong ID, so go, puntahan mo na. And expect na mataas ang pila. Agahan mo sa pagpunta, i-ready mo yung mga dapat mong gawin or dapat mong kailangan na dalhin sa process na iyon. I know, ang unang tanong dyan, ano ba yung proof na may pakita mo na ikaw ay nag-apply sa ID? Anong taon? Anong buwan? Oo, para specific at para talaga sa pagkuha mo doon, hindi ka na pabalik-balik. Dahil mostly sa aking experience when it comes sa government na transaction, meron silang cut-off. Ang agang mag-cut-off, mga 9, marami nang nakakuha ng number. Tapos pabalikin ka 1 PM. Tapos sa 1 PM, marami na naman ang nakakuha ng number. So ayun, ang gagawin mo lang, doon ka nilang matulog sa pinakamalapit na SS branch sa inyo. Or mag-aga kang magpunta para naman makuha mo talaga ang iyong gustong makuha na SSS ID. So sa mga hindi pa nakaalam, yung mga kaibigan mo na nag-apply noong 2017 o hanggang 2020, ako nag-apply ako 2020. So pwede na akong makapunta doon sa SSS branch sa akin. So gusto ko ring nag-research din ako nito sa kanilang website para din makapunta na ako, dahil napakatagal na din ang aking application, 2020, and it's almost 3 years na ang mipas at hindi ko pa nakuha doon sa ano. And hindi ko din naman alam na pinadala ba sa PhilPost, kasi yung iba kasi sa amin, hinatid lang kanila sa kanilang bahay, which is very good, very nice na service kung ganun. Kaya sa akin, wala akong natanggap talaga, wala. So, sa akin, ang gagawin ko na lang nito is pupunta ako sa pinakamalapit na SSS branch sa amin. And alam ko na doon sa SSS branch malapit sa amin, napakataas ng pila. And maliit lang yun na lugar, pero daming tao. And I know that is a government agencies, government na company, or what I mean, government na transaction. So,
expect ako ng mga mapapagod ako that time, expect ako na kinakailangan taas ng pasensya ko. So kayo, i-ready nyo ang sarili nyo, and sa mga mag-apply po, wala pa po. Wala pa pong application for new applicant sa pagkuha ng SSS ID. So sa mga nakakuha lang po noong 2017 hanggang 2020. August magsimula. Kung August 2017 ka at December 2020, pasok ka, kunin mo na, dalian mo na ang pagpunta doon sa SS branch na malapit sa inyo. And that is my my update for today. Palagi akong nag-update. So mag-abang-abang lang kayo sa aking mga vlogs dahil nag-update ako kung ano na ang mga announcement sa SSS. At saka alam ko na inaantay nyo din ang announcement ng postal ID. So yung gagawin ko is palagi akong nag-check para naman mabigyan kayo ng mga impormasyon or mga announcement para na makakuha na kayo. Dahil alam ko maraming mga job seekers na gusto magkaroon ng mga IDs. And alam ko yung mga gusto mag-Taiwan kasi need nila ang SSS ID. And kung wala mang SSS ID, SSS certification, dahil kinakailangan, isa sa mga requirements kasi sa mga pupunta ng Taiwan is yung SSS. Oo. So unique, no? May mga bansa talaga na ito ang isa sa mga requirements nila. And hindi naman natin sila pwedeng pigilan dahil isa rin sa kanilang standard. Okay? And I hope na marami kayong nakuha ngayong araw na ito. And ang gagawin niyo lang po, please kunin niyo na. Huwag na kayong magtagal-tagal pa sa pagpunta dahil limited lang po yung time na kanilang ibinigay. Ilan lang po yung araw? October, November, December. So, 2 months and a half lang po ang binigay nila na duration sa pagkuha ng inyong SSS IDs. So, huwag na kayong magdalawang isip na kunin yon dahil isa yun sa mga magamit nyo kung kayo ay kukuha ng passport, kuha ng remittance, and lahat ng transaction. So, if you find this video relevant, don't forget to like, comment, and subscribe. Nasanay marami kayong natutunan sa araw na ito, and ginagawa ko po ang aking makakaya na para po magbigay sa inyo ng mga informative videos and para maghatid sa inyo ng kung ano man yung mga updates sa mga application ng mga IDs. So ngayon, ito yung panahon na para mayroon kayong alam kung ano man ang nangyari. So, and I hope sa next time na ating upload, abangan nyo. Dahil kung ano man yung mga i-upload ko, lahat ng yun ay para sa kabutihan at para sa dagdag kaalaman. So, this is me, Ruel Mnesetanyo, and see you on my next vlog. Bye-bye!